magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa pagdilingkod sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itataip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan
akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin nang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman at ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuri lahat sa iyo, O Panginoon, ang inyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Tumatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at iniaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta
at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang may pandinig ay makinig. Ito po yung huling naging pahayag ni Jesus sa mga tao matapos niyang ikumpara si Juan Bautista sa mga pinaghaharian ng Diyos. Walang duda na si Juan Bautista ay isa sa mga pinakadakilang propeta dahil siya ang tumayong tagapaghanda ng mga tao para sa pagdating ni Jesus. Dakila si Juan kasi inilarawan ni Jesus sa ating ebanghelyo na wala pang ibang lumitaw o wala pang ibang isinilang na mas hihigit kay Juan Bautista. Sa mga tuwid, ganun kadakila itong si Juan sapagkat siya ay nangaral para ihanda ang mga tao sa pagdating ni Jesus. Inihanda niya, sinikap niyang ihanda ang mga tao na makapagbagong buhay para pagdating ni Jesus, handa at mabuti ang lahat. Ang ganda nung hangarin ni Juan, ngunit kahit ang ganda ng kanyang hangarin, kahit ang ganda ng kanyang mga pangaral, hindi ito natupad. Sapagkat sadyang may mga taong matitigas ang puso, matitigas ang ulo, hindi nakinig, hindi tinupad ang mga pangaral ni Juan. Samantala, kung si Juan ay dakila, ang pinakaaba naman ay maituturing ng mga pinaghaharian ng Diyos. Yung mga pinaghaharian ng Diyos, ito yung mga nakikinig at tumutupad ng aral ng Diyos. Ito yung pinagkaiba nila kay Juan Bautista. Ito yung pinagkaiba sapagkat si Juan, siya yung nangangaral. Siya yung nagtuturo. Pero yung mga pinaghaharian ng Diyos, sila yung nakikinig at tumutupad ng mga aral ng Diyos. Ito yung susi sa paghahari ng Diyos, ang pakinggan at tuparin ang utos, mga pangaral at plano ng Diyos. Naalala ko noong college pa ako, nung ako po ay nasa kolehiyo, marami akong mga propesor o guro na nasa larangan ng media. No? Kasi po ang aking pong kurso bago ako'y nagpari ay tungkol sa media. No? Meron akong propesor na direktor, merong broadcaster, meron nasa public relation, meron naman nasa advertising, merong nasa dyaryo, at iba't iba pang ahensya ng media. Magagaling yung kanilang turo. At bilang estudyante, inaasahan na kaming mga estudyante ay makikinig sa kanilang mga tinuturo at aral. Ngayon, nakakatuwa yung dati naming mga profesional na guro ay kasama na ng karamihan sa aking mga kaklase. Yung dating direktor, kapwa-direktor na rin niya. Yung komentarista sa radyo,
komentarista na rin ngayon. Yung dating nasa public relation, magkatrabaho at magkapantay na sila ngayon. Pero meron ding iba, mas nahigitan pa yung aming guro. Bakit? Kasi nakinig at tinupad ang mga pangaral at turo na ibinigay. Di ba ganito rin naman yung mga magulang? Sa mga magulang, pangaral ng pangaral sa mga anak. Yung mga nakinig, nahigitan pa yung magulang. Di ba? Mas nagtagumpay pa kaysa magulang. Pero yung mga hindi nakinig at hindi nagsabuhay ng aral, walang narating. Hindi po ito paligsahan. Walang paligsahan dito, kundi isang pagtatagumpay sa aspeto ng pakikinig at pagsunod. Ang aral sa ating ebanghelyo ay may grasya sa pakikinig. At ang katuparan ng grasyang ito ay kapag naisabuhay ang napakinggang aral at mga pangaral. Ganito din ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nakinig at sumunod sa Diyos. Hindi lang tayo mapapabuti, kundi mapapabilang tayo sa mga pinaghaharian ng Diyos. May mga iba, ang salita, kung nakinig lang sana ako, hindi ako ganito. Kung sumunod lang sana ako, di sana ang ganda ng buhay ko. Huwag sana maging ganito ang ating mga salita. Bagkus sana ang ating sasabihin, nakinig ako, kaya ako ganito. Sumunod ako, kaya ang ganda ng buhay ko. May grasya sa pakikinig. At ang katuparan ng grasyang ito ay makakamit kapag naisabuhay ang napakinggang aral at mga pangaral. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangimbabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. At tinawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumaon na ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ama,
Pakundangan sa iyong pag-ibig, tinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso. Samo namin ay iyong tingin, galak at kapayapaan naway kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
O kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka sa gipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19. At sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya
sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiupo na muna po ang lahat.